everyone! Good morning and welcome back to my channel. Ako po si Smile here at welcome po muli dito sa aking YouTube channel. Yung ating ibabalita ngayon ay tungkol po sa biglaang pagkawala ni Miss Clairedelafuente. Marami pong nabigla, marami pong nagtataka at marami pong nagtatanong kung bakit anong nangyari sa kanya. So sabi ng kanyang anak na namatay yung kanyang nanay dahil po sa COVID complication. Yun po ang dahilan kasi na-test po siya, may mga mild symptoms po siya ng COVID-19. And then po, so dinala po siya sa hospital para po magpa-test ng second test niya at naka-admit po siya doon. At yung nagpa-stress yata sa kanya is yung second test niya, siguro kasi positive talaga siya ng COVID-19. At isa pa, maraming nagsasabi na baka nga raw pati yung case ng kanyang anak doon sa case nila Sarah, nagpa-stress din po sa kanya, sabi ng kanyang mga fans, sabi ng mga taong bayan, sabi ng mga netizen. So si Miss Claire kasi po meron po siyang diabetes at hypertension. Ito yung mahirap kapag may iba kang sakit din nahatamaan ka nitong COVID-19 kasi magkocontradict yan, halo-halo na po siya. So kailangan, lagi kong sinasabi sa mga videos ko, na kailangan po natin i-boost yung ating immune system lalo na kapag nasa edad po tayo. And then Miss Claire ay kilala po sa pagiging OPM icon at saka sinasabi ng mga kababayan natin sa Pilipinas na isa po siyang version ng Carpenter Hill po sa Pilipinas. At mamimiss po natin siya kasi nga bigla siyang nawala na, kumbaga wala na siya, pero yung kanyang mga kanta andyan pa po. So nakakalungkot kasi talagang hindi po natin may iwasan yung ganitong sitwasyon. And then, advice ko po at reminders, lagi pag nasa labas po tayo, lagi po tayo mindful. Actually, itong COVID-19 na sabi nung kanyang anak is nahawa si Miss Claire dun sa kanilang household helper. Ayan, so, diba, kasi syempre, yung kanilang household helper, yun po ang lumalabas. And then, kasi pag mahina yung katawan mo, talagang kakapitan ka nito, kumbaga wala kang panangga. So, kailangan po natin i-boost yung ating immune system, matulog po ng sapat, kumain po kayo ng prutas, mag-inom po kayo ng maraming tubig, ganyan. Ganun lang kasi yun, para may panlaban po tayo. Lalo na ngayon, diba, kulang pa yung supply ng bakuna. So, yun lang po yung gagawin natin. And then, kailangan po nasa labas po kayo. Be mindful, lagi nakamask kapag nag-interact po kayo sa ibang tao. At saka maghugas po ng kamay, lalo na pag kumakain kayo, ganyan. Kailangan natin maging aware. Kasi, ang masaklap kasi sa Pilipinas, matitigas yung ulo ng mga tao. Hindi po sumusunod sa protocol. Kaya tingnan mo ngayon ang lobo na ng mga positive sa pandemyang ito. Actually, dito sa Singapore, humupa na po yung case nila dito kasi nga, yung mga tao is mindful, aware po sila at saka sumusunod po sila sa protocol, and then hindi po matitigas yung mga ulo nila kasi ganun dapat yung gawin natin. And then natatandaan nyo na nagpost si Miss Claire sa kanyang social media account nung March 20 na sabi niya take it seriously na itigil nyo na yung paglalabas nyo. Kumbaga ibig niya sabihin kung wala naman kayong importanteng lakad to stay at home po kayo, ganon, kasi hindi po biro yung pinagdadaanan natin ngayon. Kapag yung mga sabi, may nagsasabi nga, diba, yung mga, bakit yung mga nagpalaboy-laboy dyan, hindi naman nahawaan. Huwag nyo kasi i-compare, guys, iba-iba po yung status ng ating katawan. Lalo na kapag may edad ka, kailangan maging aware po kayo, kailangan stay at home po kayo, okay? So, nakakalungkot itong balitang ito, pero wala tayong magagawa kasi hanggang doon lang yung buhay niya or destiny po niya na makapitan ng sakit na ito. Well, nakakalungkot lang, syempre, idulo po natin siya, napakaganda ng kanyang mga kanta. And then, yun nga sabi ko, pinakagusto ko yung nagwa-wonder ako doon sa kanta niya na account na pag-ibig. So, kahit wala man siya dito sa mundo, pero yung kanyang mga kanta andyan pa rin, maririnig po natin. RIP po sa kanya, sa family po niya, sana i-comfort sila ni God kasi ito yung pinakamasakit kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, lalo na sa ganitong sitwasyon pa.
So, God bless them. At lagi kong sinasabi sa mga viewers ko dyan, stay safe, stay healthy, stay happy. Kailangan alagaan nyo po yung sarili nyo. I-boost nyo po yung immune system nyo para po may panlaban tayo sa sakit na ito. So, hanggang dito na lang yung aking vlog. Sana nasagot yung mga katanungan nyo kung anong nangyari sa kanya at bakit biglaan, diba? Siguro halo-halo na din, may iniisip din siya nga. Yun nga, yung sa kaso din ng kanyang anak, baka nag-halo-halo na yung iniisip niya, kaya na-cardiac arrest po siya. Kumbaga, nag-stop yung heart niya doon. And then, sad to think, pero wala po tayong magagawa. Wala na eh. So, God bless sa kanilang pamilya. Sana God will comfort them. Hindi po biro yung ganitong pangyayari sa buhay natin. Masakit po siya. And then, yun lang yung aking vlog for today. Sana sa mga hindi po alam dyan na kung ano nangyari, at sana na nabigyan ng linaw yung mga pag-iisip nyo, lalo na po sa mga nag-iidolo po sa kanya. Hanggang sa muli, ako po, si Smile here. Bye!